First timers, what's up sa inyo? Ako si Boy First Time. At ako si Paolo Tomenes. At ito ang Boyness. Wala na pong boy sen, mga kaibigan. Boyness na meron. Binaligtad na po yung sen sa Nes. Ano yung ibig sabihin ng boy? Boyness. Boy First Time, Paolo Tomenes. Boyness. Dulo-dulo. Okay. Boyness. Eh wala, nag-meet na kami ni Pao para mag-chika-chika naman magkamustahan kasi matagal na kami hindi nagkikita. Kumbaga ito ang, ilan inabot ng boys eh? Ilang episode inabot? Mga ilan, siguro mga less than 20. Less than 20. Okay, ito ang Boyness episode 1. Okay, ano bang meron tayo dyan? Eh kahapon, nagtanong-tanong ako sa community kung meron silang gustong itanong sa atin kasi nga tayo nga, alam nila na magkikita tayo. Okay. Eh alam mo naman pagdating sa donor squad, at pag tayong dalawa nagsama, more on patanong sila kung anong tips and... Okay. Game ako dyan. Grabe itong phone at camera na yun, no? Kahit babara, no? Oh. Isang oras yata ang babad yun, eh. Ayos lang, eh. Okay, game. Pili lang tayo, no? Random question na lang, no? Okay. Oh, marami ka bang pwedeng gawin, pero sa atin ba? O... Pwede. Sabutin natin tayo dito. Oh, sige. Okay. Kumbaga, yung mga tanong dito na nilagay ninyo, sa, kung tanong sabay sa amin dalawa, or kung sinong sa amin, sasagot kami ting isa. Okay. Meron dito ang tanong, madami ka bang pwedeng gawin pero bakit pag-vlog ang pinili mo? Sa totoo lang, magandang tanong yun. Kasi yung course ko, graduate ako ng 4-year course, business entrepreneurship. So, businessman dapat ako. Wala ako dito. Tapos ang pangarap ko talaga maging architect o maging professional na dancer dati. Pero bakit pag-vlog yung ginawa ko? Kasi lahat ng talent na meron ako, pwede kong i-showcase dito. Ako naman, hindi ko naman siya pinili na kasi pinili ko yung pag-vlog kasi bago ako mag-vlog, meron naman talaga ako ng pinagkakabalahan. So, yung vlogging na to na ginagalawa namin is additional na lang to sa mga ginagawa ko. Hindi tulad kay Boss Pao na yung pag-vlog, yung YouTube niya, is yun yung career niya. Yun talaga. Oh, sa akin, may regular trabaho naman ako, then yung YouTube is yun. Kasi kinoconsider ko siya na trabaho pero hindi naman sa lahat ng oras, kasi taong bahay lang din naman ako. Taong bahay, trabaho. So, pag wala ako sa trabaho, pag nasa bahay lang ako, may mga panahon na mag-isa lang ako, wala lang akong magawa. So, ayun. Tsaka nakikita ko kaya siya nag-vlog kasi, ilang taong na nag-edit ng video sa TV? Sinis ano pa? 2000 and... Sa TV ha? Oo. 2009. Oo, mga... Pero 2001 nag-edit na ako. Ayun. Siguro mga sabi natin, dalawang dekada na siyang nag-edit ng video. Siguro gusto niya rin experience yung sarili niya naman yung nakikita niya na in-edit. Oo nga. Yun lang ito. Kasi mag-explore. O ito, mayroon pa yung next question. Handa ba kayo mag-join sa small YouTuber tulad namin sa Loner Squad? Ayun na yung usapang collaboration na... Kasi marami, may nakita kong post dun sa YTVPH na yung maliliit na YouTuber na dinidedma sila ng mga gusto nilang makakolab. Kasi yung collaboration sa YouTube, hindi naman yan... Ayokong magtunog, ano mga boss. So, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo yung reality about collaboration. Yung collaboration kasi ganito yun. Yung maliit pa rin yung channel namin, nahihirapan din kami i-approach yung ibang YouTuber kahit nasabihin mong magka-level lang yung channel nyo na mag-collab. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga kayo magkakilala. Mm-hmm. Hindi nyo alam kung yung ugali nyo salubong ba. Hindi nyo alam kung tagilid. Baka mamaya mag-joke-joke siya dun sa video niya tapos hindi ka makasabay. Pero parang wala din sa isa yung collaboration yun. Tsaka may nakita akong comment dun na yung collaboration nyo dapat magbe-benefit yung each party. So yung iba kasi... Dapat pareho mag-benefit din ah. Oo, dapat pareho sila mag-benefit. Kumbaga may matulong ka sa channel niya, may matulong siya sa channel mo. Pero... Basta mahirap siyang makipag-collab sa totoo lang. Pero dapat kasi, sabi nga, bago mangyari yung collab, dapat merong pinagsamahan talaga. Na masasabi niyo na magkaibigan kayo. Para at least meron kayong pag-uusapan, meron kayong napagkakasunduan. Yun yung payo na sinabi sa amin ni Kong TV na bago ka makipag-collab, at least one month na kakilala mo yung tao para kung sakaling magkita na kayo, kumbaga may nagpagkukwentuhan na kayo, may nalala na kasi isa't isa. Hindi yung pagkakita nyo, boom! Blanco kayong dalawa. Gagawa kayo ng eksena. Parang ganun. Parang yung nangyari nung YTV Page Christmas Party, yung nag-collab kami, yung mga Loner Squad. Wala kaming idea at doon lang kami nagkakilala. Kaya blanco kami, gumawa siya ng eksena. Yun yung naging content. So ganun. Medyo mahirap siya, pero naging success kasi yung ugali namin, salusalubong.
prepress kaming Fraulo. Ito, meron ditong question, pareho tayo. Kay, sa'yo muna to. Do you consider yourself a successful YouTuber? How long do you plan to be a YouTuber? Maganda ng tanong sa'yo. Hindi. Sa totoo lang, nung bago ako pumasok sa YouTube, hindi ko tinignan yung kasikatan. Ang tinignan ko, nakakatawa lang siya pakinggan, pero nung nanonood ako ng mga YouTuber, tapos napapanood ko sila, pinapadalan sila ng mga libreng gamit, mga ganito, na damit, sombrero, sapatos. Doon ako tonto, ha? Ngayon sabi ko, pag naging YouTuber ako, gusto ko, ganun din. Ayun yung gusto kong ma-experience, hindi yung kasikatan na kung sino-sino yung papapicture sa'yo. Kumbaga yung success para sa akin, yung success sa YouTube, wala siyang, wala. Ang mas, sa totoo lang, mas maganda kung tumingin ka sa labas ng YouTube. Kasi mas maganda yung success sa labas kasi yung success dito sa loob ng platform. Ganun. Tsaka hindi ko na-consider yung sarili ko as successful. Masabi ko lang na successful na yung channel ko kapag halos lahat ng tao nanonood sa akin. Masasabi ko nabot nila yung mga pangarap nila, kakanood ng mga video ko. Yun. Doon ako magiging successful. Pag nakita mo na nagkaroon na rin ng success yung mga nanonood sa'yo? Oo, pag nakita ko na yung sinabi ko na puso mo yung pangarap mo. Kumbaga yung lahat ng mga sinabi mo, meron ng effect sa mga... Yun, doon ko nararamdaman yung success kapag may nag-PPM sa akin na boss, dahil sa'yo ang taas ng grade ko. Boss, dahil sa'yo kinuha ko yung course na gusto ko, hindi yung course na sinabi ng magulang ko. Boss, nakinig ako sa'yo, ganito yung ano. Boss, ganito na ako ngayon, nasa ibang bansa ako. Hindi na ako nai-stress kasi sabi mo, magliwaliw, ganito, ganyan. Yun yung success. Yun yung isang success na tinitignan ko. Pero yung success kasi malaki yung ibig sabihin niya sa ibang tao. Pero para sa akin, yun yung success dito sa platform na to. Okay, meron din kasing tanong dito sa akin. Full-time editor or full-time YouTuber? Ano sa tingin mo ang magiging turning point or big factor for that decision-making? Medyo komplikado sagutin, pero kasi... Nanonood yung mga boss mo! Madali lang sagutin, full-time editor. Kasi, sabihin na natin parang decades na na editor ako. Kumbaga, yung pagiging editor ko ang bumubuhay sa akin, bumubuhay sa amin. Dahil, alam mo na, yun yung nag-survive, yun yung source of income, yun yung bread and butter ng pamilya ko, yung pag-edit as editor. Yung pag-YouTube kasi, nito lang yan, 2 years ago, o magto 2 years na yata, saka ko palang pinasok yung pag-YouTube. So, kung comparison, pagdating kasi, huwag natin magplastikan, usapang sa sahod, eh, syempre, stable ako sa trabaho ko. Oo, tama. Practical. Oo, sa YouTube, pag hindi ka nagsipag, walang sahod. Ah, sahod. Tsaka hindi talaga siya ganun kalaki. Mali. Yung nakaraan, diba, tinapit ko yung sabi, pag 1 million subscribers, 6,000, ano yun? Euro? Oo. Ganun daw ko laki yung sahod. Eh, paano kung hindi nag-upload yung tao, pero may 1 million subscribers na? Oo. Wala rin sahod yun. Nasa watch time talaga, wala yung subscribers. Sa sipag at... Sipag. Doon nakasalalay. So kumbaga, ang ano ko dito, pipiliin ko is yung stability nung ano ko. Career-wise. Oh, career-wise. Full-time editor, part-time YouTuber. Siguro kung magkakaroon ako ng decision talagang malaki, siguro pag mayroon talaga akong 100,000 subscribers, so malaki yung views ko, baka pwedeng dumating ako sa point na, sige, full-time ako. Okay, first time at Boss Paolo, hingi naman po ako ng payo. Gusto kong mag-start ng vlog, kaso minsan hindi ko alam anong gagawin ko. May idea naman ako, kaso pag nasa spot na yun na nahihiya na ako. So, gusto niya mag-vlog, pero nahihiya ako. Natatawa ako kasi ganyan ako dati. Ako din eh, ganyan din ako dati. Hindi ko alam kung gano'n nakakapal yung mga mukha natin. Kakanood ko ng YouTube video dati, parang gusto kong gawin. Pero pag awak mo na yung cellphone mo, nakaganito ka na. Naniligas ka na yun. Tapos tinigdan ka na nung mga tao sa gilid mo. Wala na. Pero ang ginawa ko, doon ako pumweso sa mga tao hindi ako nahiya sa bahay muna namin. Doon ako nag-vlog-vlog sa bahay namin. Binibidyo ako yung arinola namin, na kulay kalamansi, gano'n. Parang tamang kulit ka lang hanggang sa masanay ka na. Kumbaga, ilugar mo muna yung sarili mo kung saan ka komportable. Tsaka yung sabi ko, yung mga ibang YouTuber dyan, yung mga bago, wag yung sabihin yung like, share, and subscribe. Ang unang-unang hihingiin nyo sa nanonood sa inyo, comment. Kasi kapag may nagko-comment na, doon mo malalaman na may kausap ka na. Kasi kung views nga, kunyari 100 views,
wala namang comment. Hindi mo lang kung sino yung 100 views, baka mamaya nanay mo lang yun, sobrang supportive ng nanay mo. Pinanood isang daang beses yung video mo. Ngayon, wala naman nagko-comment na kumaga nagbibigay ng feedback sa vlog mo. Mas maganda yung may mga nagko-comment, doon mo malalaman na may kausap ka. Para sa susunod, nabubuksan mo yung camera, alam mo na may kausap ka sa loob. Hindi yung blanco ka kung sino yung 100 yung nanay mo lang. At saka ang pagkakaalam ko, mas alam mo to eh. Kasi ang alam ko yata, nag-work yung algorithm ng YouTube kapag, hindi lang sa views, kapag may comments. Yung interaction ba? Tama ba? Sa totoo lang, kasama yung likes. Kasama yung likes. So kaya, mahalaga yung sinasabi pala sa huli na like, comment, content, and subscribe. Para yung subscribe, ano lang yan eh. Parang, ang tawag dun? Icing lang yun. Yung subscribe. Yung subscribe, kumbaga icing lang yun dun sa cake. Hindi sa bagay, kung nang icing yung cake. Binalo ng icing ang cake. Hindi, kumbaga parang bonus na lang yun, pero ang totoong nakapaloob, lahat talaga sila may kanya-kanyang dagdag. Sabi nga ni PewDiePie, diba? Yung trending daw, hindi porque marami nanood ng video mo, papasok ka sa trending tab. Pumapasok sa trending tab, ang isang video, kapag yung mga tao hindi naman nanonood sa'yo dati, nanood sabay-sabay, dun papasok sa trending tab yung video mo. Gusto mo naman ni Boss Happy Battle TV, naisip niyo na ba, idol, na bitawan ang pagiging YouTuber? Ako, madalas. Pero kasi yung YouTube kasi nagbibigay sa akin ng saya, hindi ko siya maiwan-iwanan. Ako hindi, kasi sa totoo lang, sabi ko, titigil lang ako sa pag-YouTube. Sabi ko sa mga boss ko, titigil lang ako sa pag-YouTube pag wala na akong kwento na may share sa inyo. Doon lang ako titigil. Okay. Pero makwento ko eh. Yun nga eh. Tsaka masaya yung mag-YouTube eh. Ako dumadating ako sa point na ganyan, pero hinahanap-hanap ko rin. Masaya, mahirap na masaya sa YouTube, pero masarap sa YouTube. Kaya huwag kayo masistress sa YouTube, enjoy nyo lang. Art Anthony Howe, may pinagkaiba ba sa pagkatao nyo mula nung maliit pa channel nyo hanggang sa makina? Uy, yun! Ako, ikaw sinabago ka na eh. Medyo ka. Hindi, sa totoo lang, may dumadating naman talaga sa punto na hindi naman yung nagbago, nag-mature. Ayun yung pinakatamang specific word para tukuyin yung isang tao na nagkaroon siya ng karir. Kumbaga, nagkaroon siya ng karir, may tinatahak siyang landas, naabot niya yung pangarap niya. Pwede niyo sabihin nagbago siya kasi naging busy siya, hindi na kayo kinakausap, pero hindi naman talaga kayo nag-uusap dati. Hindi ganun naman yung kin... May mga ganun eh. Yung, ako marami yung natatanggap na ano, ganun, sa'yo. Nung mababa ka pa, may isang tao na hindi mo naman talaga siya ka-close. Hindi naman talaga kayo nag-uusap masyado. Kumbaga friends of friends lang. Ganun. Nung umangat ka na, kinulit ka niya, hindi mo siya pinansin. May abang ka na bigla. May ganun. Pero sa totoo lang, ang nakikita ko dito, totoo yung sinabi ni Looney na once na may narating ka sa buhay, hindi ikaw yung nagbabago. Pwedeng nagbago ka kasi naging busy ka. Nagkaroon ka ng mga gusto mong gawin sa buhay mo. Priorities. Oo, hindi mo sumasikasing ibang tao. Pero mas nagbabago yung tao sa paligid mo. Kasi nagkaroon silang expectation na hindi mo natutupad dahil nga sobrang busy mo. Mas nagbabago yung tao sa paligid mo kapag umuusad ka talaga. Simple explanation, tulad na lang yung pag-reply or pag-puso sa mga comments nyo. Kasi kung dati, nung nagsimula, sabihin na, oh, kay Pao na lang kasi mas successful siya kaysa sa akin. Dati, kung may nagko-comment na 100 dyan o 200 comments, medyo kaya ko pang i-heart yun eh. Pero ngayong umabot sa hundreds at hanggang minsan, 1,000 pa, ang hirap na ipusuan yun. Pero ganito na lang, huwag kayong magtatangpo pag hindi napupusuan. Kasi alam nyo ba, yung mismong upload lang ng mismong YouTuber para sa inyo yun. Para i-entertain yun. Kaya huwag kayong magtatangpo kasi syempre, di ba? Yung effort na binigay namin ni Pao para i-upload yung video na yun, para i-entertain kayo. Malaking bagay yun. Tsaka mahirap mag-daily. Kasi minsan kapag click ko palang upload, nagda-download na agad ako ng ibang tugtog na gagamitin ko para sa susunod na vlog ko. Ganun yung nangyari. Tapos bago matulog, nag-isip na agad ako ng idea kung anong magaganap bukas. Kung yung story yung pwede kong i-share. Kaya kung magpit-pit na pit-pit yung oras, hindi na ako makapagawa ng 2K eh. Wala eh. Talaga, daily ka kasi. Mayroon mag-daily. Kailangan talaga ng focus dyan. Tsaka, alam mo na, basta. Okay, last three questions. Madami nang tanong pero pumili lang kami. Okay. Kakaibang
tanong, paulit, ano na, nagaya doon sa iba? Oo, oh, meron na. Kuya Bigote, tips po... Uy, wala na akong bigote. Ayun yung pangalan niya eh. No, yung nag-ano? Oo. Okay, akala ko ako eh. Akala mo, binabash ka. Sobrang. Sama mo. Akala mo yung nagagag yung tanong? Ako kasi binabagit ko yung pangalan nila eh. Ay, di, ilalagay ko na lang dito yung mga nagtanong. Kanina, kanina. Okay. Kuya Bigote, tips po para mapaganda yung isang vlog. Saka po ano po yung mga kailangan gawin para maging quality content ng isang vlog. Ang akin lang, kasi itong vlog, wala naman itong ibang, yung raw ah, kasi maraming uri yan eh. May raw vlog, may content talaga. Yung content as in, nakaupo. Kunyari ako, naglilinis ako ng sapatos, nagbukasyos ako. Hindi yun raw vlog, hindi yung vlog. Ang tawag doon, content talaga. Ayun yung totoong content. Pero yung ganito, yung pinapakita mo yung araw-araw mo, tawag dito raw vlog, daily vlog, ano yung tawag doon. Ngayon, kung yun yung ginagawa mo, hindi yung content, para maging quality siya. Kasi ang pinapakita natin dito, yung perception mo. Kumbaga yung ginagawa mo araw-araw. Nasa sa'yo na yun kung paano mo ipapakita yung araw mo. Ng, hindi, minsan kasi hindi mo na kailangan magsalita. Kung paano mo itadaan sa B-roll para maramdaman nila na nandun sila sa lugar. Kung paano mo masishare yung experience mo. Yun, dun yung technique para mapahal. Ikaw. Ako sa storytelling ako. Kasi kung wala sa akin, hindi ako yung particular na nag-vlogger o mag-upload na nakadepende sa vlog yung sa ganda ng shots, sa ganda ng mga B-rolls. Hindi ako nakukuha sa ganun eh. Mas nakukuha ako sa mga magagandang kwento ng vlogs. Kasi nga sa akin kahit nakaupo lang eh. Tapos nagkikwento siya, magandang kwento nung sinasabi niya. Oh, tamang kakwento mo. Kuha ako sa ganun. Kumbaga, yung tsaka siguro yung sincerity siguro nung vlogger na nagre-relay ng kwento niya towards sa mga viewers niya. Doon eh. Kasi sa vlog kasi malalaman mo agad kung sincere yung sinasabi ng vlogger, no? Kung gumagawa siya ng kwento. Mel Vlog, tanong ko ito pa sa inyo. Ano ba ang dapat gawin para magbago ang tao mo panghusga? Ang tao mo panghusga? Para magbago? Hindi. Mahirap mo. Hindi nasa... tawag doon? Nasa attitude na nila yung... Oo. Siguro wag muna, no? Nasa sa'yo na lang yun, oh. Parang kumbaga... lagi mo tatandaan na dito sa mundong to, hindi lang dito sa platform na to, sa buong mundo, ngayon dito sa buhay na to, hindi mo mapiprease lahat ng tao. Hindi mo kami sasabihin silang hindi maganda. Nasa sa'yo na yun kung tatanggapin mo, pero tandaan mo na mas kilala mo yung sarili mo kaysa sa kanila. Mas papakinggan mo yung sarili mo kaysa sa kanila, yung panghusgan nila sa'yo. Depende kung creative criticism ba o tamang panlalait lang. Oo, talagang nilalait lang yung pagkatao mo. Kasi para sa akin, ako, hindi ko masasabi na huwag patulang kasi ako pala patulang ko eh. Pero, hayaan mo na yung success mo daw ang maging... Hindi, paano pa na-explain doon? Yun na lang yung... Hayaan mo na yung success mo, yung maging patunay na mali yung inaalam na sa'yo. Tama. Huwag kang pumatol. Sinasabi ko lang to, pero hayaan mo na, ano lang, tuloy lang para at least pag dumating ka sa time na naging successful ka, yun na yung parang tinatawag na sweet revenge dun sa mga taong nang uusig ka sa'yo na wala kang sinasabi. Okay, last. Ay, hindi. Alam mo nila to. Hindi, yung sino daw nag-influencer. Oo, marami na kami sinasabi to. Alam mo nila yan. Oo, sa madali. Oh. Sino nag-influencer sa amin? Sa'ya? Kong TV, Will Dasovich, tsaka Casey Neistat. Sa akin, Will Dasovich, tsaka Kong TV. Tapos Casey Neistat. Oo, mapares lang pa. Sana po mapili. Sabi ni Boss Isaac De Maljen. Ready po ba kayong magpalit ng vlog ni Boss Paolo Tomenes? Magpalit? Oo, magpalit ng vlog. Palit ng style ba? Ganun ba? O mag-uukay shoes ka? Mag-edit ako sa TVB. Ganun. Ang hirap to na. Oo, oh, mahirap yun. O pwede natin pagsabayin? Pwede kasi nakakapasok naman ako sa ABS, although tinake-down-tinake sa video ko. Ako din eh. Pero pwede kami mag-ukay. Okay. Minsan gagawin natin yan, mag-ukay shoes ako na parang kasama ako sa ukay vlogs. Gawin na natin. Okay, set natin yan. Actually, si Pao, napatunayan ko na hindi nagbabago to. Kasi alam niyo kung bakit. Ultimong content niya, hindi niya pinagdadamot sa iyo.
doon ko nalaman sa kanya dati. Pero dahil, ano? Ha? Na? Dahil yung kumbaga, doon nakakataas niyo yung respeto sa tao. Kasi kung ako, hindi ko masasabi ha, kung ako nag-uukay issues, hindi ko masasabing, sige, mag-uukay issues kayo or kahit mo. Kasi parang binibigyan niya yung laya, yung mga tao na... Pero sa... Oo, oh, diba? Hindi, sa totoo lang may consequences siya. May consequences naman. Ang dami na rin nag-uukay issues. Pero hindi naman lahat tumutok. Hindi naman, pero kumbaga may iba sinisisi ako na sinimulan ko daw yung ukay craze. Parang ganun, tapos biglang ako ba may kasalanan? Siya, yun lang. Yun lang ang mga napili namin ng question. Pero hindi pa naman huli yun kasi medyo mapapadalas ang boyness collab namin. Part 1, part 2 to kasi mahabang ang video na dun. So ayan mga boss, tapos sa talo, ayan na yung camera ni Boy first time. Hindi lang, ay mag-focus. Ayan. So ayan na, natapos na yung Q&A namin. Abangan nyo na lang sa channel niya. Nandiyan yung link sa baba. Boy first time. First time. Ang master editor ng TVB. Grabe, master editor. Tara na, naligyan niya ang t-shirt. Merch niya. Suot mo yan ha? Oo naman, suot ko na ngayon. Gusto mo eh. Ay, ayos, medium. Medium nga, siyempre yung pamilya. Parang offensive ha. Offensive ha. Medium. Ano ka ba? Ang sinabi mo, ang laki ko na. Ayan, binigyan natin siya mga first timers na. Ay, merch ko din. T-shirt na boy first time. Ayan, so hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa 42,000 na mga first-timers niya. So, kung hindi ka pa isa sa mga first-timers, hit mo na yung subscribe button. Awkward. Hindi ako sanay eh. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at kita-kita ulit tayo. Ukay-ukay shoes with Boy First Time. Ay, gawin na ito. Madalas na. Seryoso na ba ito itong boyness collab natin? Yes, man. So, expect nyo na, syempre, hindi pwede mawala na, syempre, ukay shoes. Diba? Magsasama kami sa ukay shoes. Subukan natin yan. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.